Nakilala na ang Pilipinas, isa sa mga tourist destination dahil nga naman sa ganda ng landscape, seascape, and of course, dahil sa mga friendly at masiyahing mga Pilipino. Kaya naman pagdating sa larangan ng motorsiklo, marami ang gustong libutin ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang tama at sapat na motorsiklo sa ganitong larangan? Of course, the adventure bike. Ano nga ba ang adventure bike? It's an off-road, on-road, or dual sports motorcycle na pwede kahit saan na daan katulad nito. So ito yung mga pwede mong ma-avail na adventure bike dito sa Pilipinas. Royal Enfield Himalayan, BMW GS Series, Suzuki V-Strom, Kawasaki Versys, Honda Africa, Brix Venturi 500, at sa darating na second quarter ng taon, ilalabas ng KTM Philippines ang Adventure 390. So bago ko sabihin ang presyo sa inyo, pag-usapan muna natin kung anong meron sa motor na ito. Almost same engine lang sila ng Duke 390 at RC 390 na meron na dito sa Pilipinas at pumapangalawa sa KTM Adventure 790. The Adventure 390 has a 373.2cc engine, double overhead cam, 4 valves, 4-stroke, liquid cool, single cylinder, max power 43.5 PS or metric horsepower at 9,000 RPM, max torque 37 Nm at 7,000 RPM, bore and stroke 89x60mm, 6-speed manual, slipper clutch, chain drive, and with a compression ratio of 12.6:1. Front tire is 100x90 at 19 inches. Rear tire is 130x80 at 17 inches wheel mags. Tire brand Continental TKC70 Dual Sports. Based sa mga nag-review na Adventure 390 ay hindi siya ganong kaganda i-ride sa off-road since hindi ito naka-rim sets. At kailangan rin daw palitan na mas malaking size ng sprocket kung madalas nyong imamaneho sa off-road. Disc brake in the front and also in the rear. At kasama ang dual channel na ABS. So maganda ang braking system ng Adventure 390, especially sa mga kurbada at off-road riding. The upright position can give you a long run in riding and comfort dahil na rin sa riser ng handlebar. At mahaba ang seat dimension ng Adventure 390, so makakapag-adjust ang rider depende sa kanyang height. At meron itong seat height na 855mm. So mataas ito para sa ating mga average Pinoy rider. Pero sanayan na lang, kasi mataas talaga ang riding position ng mga adventure bike dahil sa off-road riding. Importante rin ang weight pagdating sa adventure bike, kaya ang Adventure 390 ng KTM meron lang siyang bigat na 162kg. So magaang lang ito i-ride pagdating sa adventure bike category. At syempre tatagal ka rin sa biyahe kung sakaling ikaw ay matraffic sa daan. Based na rin sa mga nag-review ng Adventure 390, maganda raw ang performance nito sa kurbada. At siguradong mag-i-enjoy kayong sakyan ang motor. The 14.5 liters fuel tank ay makapagbibigay na mahaba-habang takbuhan bago ka magpa-refill sa susunod na gas station. The WP Apex Adjustable Suspension can give you a good preload and rebound when it comes in a on-road and off-road riding at merong 165 kilometers per hour na top speed. Move over naman tayo sa features ng Adventure 390. Naka-digital TFT display panel including the time, Bluetooth connectivity, console and traction control ng KTM, which is good sa ride lalo na pagbasa ang daan for preventing sa pag-slide ng motor. Quick shifter, so no need ka nang magbaba ng throttle or mag-clutch pag natakbo ang motor, so yun ang kagandahan para ka lang nasa racing. Adjustable windscreen and with the LED headlight, taillight and signal lights. And again, kung hanap mo ay adventure bike na pwede mo maging urban assault sa city, pwede mo rin i-long ride sa probinsya na off-road ang mga daanan
highway legal at pasado sa mga traffic dahil sa gaang nito, try to consider the KTM Adventure 390. I'm Art of Sorkmoto. See you next week for my new episode and have a great weekend, brothers on the wheels. Cheers!